Hello, what's up mga kaplastik, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content dito sa Combid Commentary Video ng Video Livestream. Ating tatalakayin muli ito kahapon, nagkaroon kasi ng karaban itong si BBM at si Sara Duterte sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City mga kaplastik. At patunay nito mga kaplastik ay may mga taga-suporta na talagang dinumog ang ating aspirant president na magiging presidente naman to for sure, na sa ayon yun sa gusto. Sa mga bashers dyan ay wala naman akong magagawa kung ganito talaga ang reaction ninyo, dahil lahat naman sila ay sumusuporta, obvious na hindi to scripted at hindi to binayaran. Karamihan dito sa mga suporta na ipinapakita ng tao, kung makikita nyo sa video, ay may mga hindi nakasuot ng pula pero sumusuporta pa rin kay President Aspirant Bongbong Marcos. At hindi may iwasan na naman na magkaroon ng konting aberya sa kahabaan ng Commonwealth, at marami ring nagalit dito sa ganitong pagtitipon. Kahit naman ako naman sa opinion ko, kahit hindi naman nagkaroon ng karaban kahapon sa nung Miyerkules dito sa Commonwealth, ay lagi naman talagang traffic dyan mga kaplastik. Pero hindi natin talaga maiwasan na meron talagang mga taga kaliwa na gagagalit sa mga karaban ng ating aspirant president na si Bongbong Marcos. At kitang-kita dito sa post ni Bongbong Marcos mga kaplastik ang picture na hindi talaga scripted at hindi binayaran. Talagang patunay na talagang ang sambayan ng Pilipino ay gustong-gustong maupo sa pwesto ang ating aspirant president. BBM Sara, solid mga kaplastik. Wala tayong magagawa, may mga talagang ayaw, meron talagang mas maraming gusto rito na talagang inaabatan ng tunay na pagbabago. Pero at the same time ng mga araw na yon, Miyerkules, ay may papakita akong video sa inyo mga kaplastik na kung saan ay talagang merong konting may mga konting lang akong napansin, lalo-lalo na yung mga media men ng ABS-CBN na nagpakita ng tunay na attitude bilang isang kupal media na media. At siyempre panoorin natin kung ano yung nangyari. Kung mapapansin nyo mga kaplastik ay nakaparada yung isang sasakyan ng isang media na kilala, na which is ABS-CBN. At siyempre nakita siya ng mga taga-suporta ng BBM Sara, talagang pag-iinitan ka ng mga supporters niyan, dahil una sa lahat hindi mo maiiwasan na may mga tao talagang galit sa ABS-CBN, dahil alam mo naman, 'di ba, mga nakalipas na 30 years, higit pa sa 3 dekada kung paano naging bias ang network na ito mga kaplastik. Pero ito ang dapat ninyong makita mga kaplastik, kung gaano gaano kataas yung emosyon o yung attitude ng mga crew ng media ng ABS-CBN na hindi ibinalita ito sa TV. Bagkus alam mo naman, lahat naman ng media ay bias sa Pinklawan, at hindi nila ipinakita ito, at hindi nga humingi ng paumanhin ang media na to, dahil alam mo naman, di ba? Ay panoorin na lang natin mga kaplastik. Makikita niyo mga kaplastik, yan. Tama ba yan na gawin mo sa mga supporters ng BBM at Sara ang ganitong attitude mga kaplastik?
na kailangan pa talagang i-expose yung daliri mong marumi na ikaw bilang isang media man dapat maging neutral ka at intindihin mo ang mga nararamdaman ng nasa paligid mo dahil ikaw ang una sa lahat ang magbibigay ng daan para o sabihin natin na ikaw ang media man na umuunawa sa paligid mo. Pagkat tingnan mo naman, talagang kukuyugin ka ng supporters ng mga BBM Sara. De, talagang kayo na lang kasi ako kung papanoorin mo yung video, hindi naman ako bias sa supporters, hindi rin naman ako bias sa ABS-CBN. Bagkos may mga both side na mali talaga ang ginawa ng mga supporters na bagkos hindi naman dapat nating kuyugin yung media dahil nagtatrabaho lang yan eh. Pero hindi maiiwasan yun sa mundo ng politika na ang media at ang mga kaliwa, mga taga-kaliwa ay pumapanig sa kanila. Kasi nga, may alam mo naman ng history, di ba? Hindi ko na kailangang ulitin at alam naman ng iba yun na ganun talaga ang mga ugali ng mga media sa ABS-CBN. At bakit hindi pinalabas o pinitured to sa ibang network? Binalita man lang, di ba? Marami talagang mga media talaga na alam mo na pag sila mali tahimik lang, pero pag nagkamali yung mga binabatikos nilang aspirant president ay mabilis sila sa alas 4 mag-report, mga kaplastic. Talagang lahat gagawin para masira ang tao, di ba? Pero pag silang nadedehado, tingnan nyo yung mga yung kamay na marumi na yan, na dapat putulin yung kamay na yan kaya dapat yan inaalis na talaga sa mainstream, pati na rin sa cable yung ABS-CBN na yan, dahil wala namang gagawing matino yan hanggang matapos ang bloodline ng mga Lopez ay hindi pa rin mawawala yung mga ganyang attitude ng mga miyembro o mga empleyado ng Kapamilya Network. Pero wala, ganun talaga. Para sa akin, sana hindi na lang sila pumunta dyan para mag-usisa. Bagkos sana hindi na lang nila pinakita yung ganitong attitude, mga kaplastic. Nakakaya talaga kung ganyan. Ito lang naman ang opinion ko, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up, mga kaplastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright! Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastic.